How do you respond kung kayo po ay ginawa ng hindi maganda ng isang kapo, kaibigan? How would you react kung kayo po ay inakusahan, ginawa ng hindi tama, you were treated wrongly, how do you feel? Sometimes we tend to take even o tablahin ating mga kaibigan. Ang nais ko pong talakayin ngayong hapon, yung mga kasalanan, mga bagay na hindi tama na ginawa sa atin ng ating kapwa, kaibigan man o hindi man natin kakilala, but they did something wrong, how would you respond? Tulungan tayo ng Diyos ngayong hapon na sa kabila ng tayo nasaktan, ginawa ng di tama, again, you were treated wrongly, may God help us to respond accordingly. And respond in a biblical way. Yes, there are things na gagawin nilang masama that would require yung asuntuhin or i-charge or managot sila sa batas. Kasama na yan. But ang pinag-uusapan natin lalo ngayon, yung bang isang bagay na nagdulot sa'yo ng sama ng kalooban, ikaw ay umaasang maganda treatment siya ng tao, then all of a sudden, that person whom you respect, hindi maganda ginawa sa iyo. Kasalanan na that would not require yung demandahan, pero nagdurot na sama ng kalooban sa iyo. So, what would you respond? In short, nais ko pong ipaalala sa atin, bilang mga Kristiyano, learn to forgive. Have you experienced forgiving? Or have you experienced being forgiven? Muli, salamat sa Panginoon sa ating pagkikita at nagagalak po tayo sa ating mga kasamahan sa Squad 244. Ako po bilang life coach ng Philippine National Police Santa Maria ay nagagalak na patuloy na sumusuporta ang ating squad sa pangungunan po ni Police Corporal Joderick Benedictus, Police Staff Sergeant Ryan Garcia, Police Staff Sergeant Adio Burgess, aming Assistant Squad Leader na si Police Master Sergeant Will Ray Guillermo, sa pangungunan na ating squad leader na si Police Chief Master Sergeant Sir Joseph Aquino, kasama rin po natin ating ginagalang na Deputy Chief of Police, si Police Major Dale Alan Batley. Sila po, kasama ng Philippine National Police, ay kasama sa programa ng internal cleansing strategy upang lalo pang magabayan at ma-encourage sa ating kapulisan at makilala ng mga tao that there are so many members, personnel ng police force natin ang talagang naroon pa rin sa kanilang sinumpan tungkuli. And may God help us to really get involved ang ating mga sarili in uniform, civilian, sa mga bagay ng Diyos, sapagkat we just cannot live without God sa ating buhay. As I've been saying, we want to experience forgiveness. We are encouraged ng Diyos na magpakita ng pagpapatawad. Hindi po pangungunsinti. There are things na ginawa ng tao na dapat panagutan sa batas. But on our side, there are things that we should learn to forgive. Mahirap po kagad gawin yon. That's why we need to study. So, to forgive means to stop feeling angry doon sa tao na gumawa sa'yo ng offense. To stop feeling bitter doon sa tao na gumawa sa'yo ng pagkakamali. At sa ating pag-uusap na yun, may dalawang problema that would cause psychological, emotional, spiritual damage sa ating pagkatao, and that is guilt and bitterness. When we say guilt, when we experience guilt, rather,
it imprisons us. Pag meron kang ginawang hindi tama sa kapwa mo, you feel like you are living in a very small area, hindi ka makagalaw, somehow you are feeling imprisoned. Limitado galaw mo. And when I say bitterness, na maghahari sa atin because somebody has done something wrong, it poisons us. When we feel guilty, we feel imprisoned. When we feel bitterness, it poisons us. So both creates damage sa ating pagkatao. And yung bitterness ay somehow yung reaction ng tao yan, natin, when someone treated us wrongly. Guilt is a result of something we did wrong. Buti pa rin, at least nakakaramdam tayo ng guiltness. Pagka nagkasala tayo sa isang tao, gumawa tayo hindi tama, and we felt very guilty. Pero pagka ikaw ang ginawa masama, your tendency is to be bitter. O tatablayin mo sila. Ang sagot sa dalawang yan, guilt and bitterness is forgiveness. Ang pagpapatawad ng Diyos sa atin, nagpalaya sa atin from the prison of guilt. Ang ating pagpapatawad sa tao na siyang nagkasala sa atin sets us free from the prison of bitterness. So when we truly forgive mula sa ating puso, pinalalaya natin ang dalawang tao. One is the person you have forgiven and the other is yourself. So experience forgiveness. Bakit ba tayo dapat magpatawad? Why should we learn to forgive? Una, God requires it. Hinihiling yun ng Diyos. Or should I say, ninanais yun ng Diyos mula sa atin. Ephesians 4, verse 31, lahat ng kapaitan, kagalitan, pagkakaalit, kadaldalan, panglilibak, ay maalis sa inyo. Yan ang sinasabi ng Bible. Pati lahat ng masasamang akala at magmagandang loob kayo sa isa't isa. Mahabagin, magpatawaran sa isa't isa. Gaya naman ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos kay Kristo. God, through Jesus Christ, have forgiven us nung tayo minatawad. So in return, we should learn to forgive those who ask forgiveness. Again, iba yung talagang kasalanan na kailangan ng hustisya, kailangan ng asunto, but still, hindi inaalis ang requirement ng Diyos, learn to forgive. Secondly, why should we forgive? Ginawa ng Diyos yun sa atin. Una, He hath forgiven us. He paid your sin and my sin sa krus ng Kalbaryo. Kaya niya tayo tinuruan mag-pray na forgive us our debts as we forgive our debtors. To forgive means to wipe out a debt. Wala na kang ituturing na pagkakautang niya sa iyo. Nagkasala tayo sa langit. Sin is a debt we owe, utang na we cannot pay. Hindi natin kaya bayaran. Pero dahil sa awat, biyaya ng Diyos, na tayo minatawad, pinatawad niya tayo. Now, there are no free pardons. Wala po na libre. When God forgave us, it cost Him a lot. For example, if I owe you 1,000 pesos, and then you forgave me, na wala na akong utang, pero it cost you 1,000 pesos. To forgive costs something. Forgive also means to bear the burden. When we learn to forgive, napalayan mo siya, but it cost you on your part. You are now having the burden. So, okay, I forgive you sa utang mo sa akin. It cost you nothing, but it cost me something. So, forgive means to bear the burden. So pag may pinatawad tayo sa mga nagkasala sa atin, mayroong nagpasan ng bayad nun. Nang pinatawad tayo ng Diyos sa ating pagkakasala, mga kaibigan, listen, when God forgave me, forgave you, na walang kasalanan natin, lininis as if you have never sinned, pero pinasan ni Kristo sa Kalbaryo. Binayaran niya na kanyang sariling dugo para tayo matubos.
Ephesians 1:7, sa kanya'y meron tayo ng ating katubusan sa pamamagitan ng kanyang dugo, nakapatawaran ng ating mga kasalanan ayon sa kayamanan ng kanyang biyaya. So through His blood, through His shed blood, He paid the debt Himself. And our debt was canceled. Utang natin ay naparam, nawalis, naalis. But it cost Him something. It cost His very life. Kaya nga nakakalungkot na yung mga tao who claim to be forgiven ay nabubuhay ng baliwalang ang Diyos sa kanyang buhay. If you would just be reminded that God has forgiven you, your life should be submitted to Him. Meron tatlong factor, as I would share, na nakapaloob sa pagpapatawad. And may we learn to experience forgiveness. The first factor is the grace. The grace factor. Ephesians 4:32, magbagandang loob kayo sa isa't isa, mahabagin, at magpatawaran sa isa't isa. Gaya naman ang pagpapatawad sa atin ng Diyos kay Kristo. So God has willingly, freely forgiven us nang tayo humingi ng tawad. And that means grace. Yung biyaya niya, pinatawad tayo sa ating mga kasalanan, and yung tayo humingi ng tawad, freely pardoned us. And the mercy was shown. Pinakita niya kanyang kahabagan. And I must learn to show mercy and grace to others. Lalo sa ating mahal sa buhay. May ginawa siya hindi maganda, nagkatampuan kayo, nagkasala inyong anak sa inyo, and then you felt so mistreated. And that's forgiveness. Learn to forgive. When you come to God and ask Him to save us and to cleanse us and forgive us, you know what He did? He did exactly what you wanted. Pinatawad niya kayo, lininis niya kayo, iniligtas niya yung kaluluwa. You're forgiven. You're placed into the family of God. Na tayo may nagtawad, nagpakubaba sa Diyos. Sinabi natin, Panginoon, linisin mo ako sa aking pagkakasala. Patawarin po ako. You were forgiven and you were counted as one of His children. Pero di po doon natatapos. We must then learn to practice forgiving others. You have received mercy, you must show mercy. Tinuturuan tayo ng Panginoon na mag-pray, Father, forgive us our sin as we forgive those who sin against us. So if you don't forgive, you're opening the door of bitterness. You are going to, ika nga eh, dam up the stream of God's forgiveness. Sinusupil natin ang kapatawaran ng Diyos when you will not forgive. You end up living a defeated life. Not only the grace factor, pangalawa, the guilt factor. Matthew 6:15, kundi nyo ipatawad sa tao ang kanilang mga kasalanan, di rin naman kayo patatawarin ninyo ama sa inyong kasalanan. So if you do not have the intention to forgive, and you wanted to be forgiven, tumigil na tayo mag-pray ng forgive us our debts, as we forgive our debtors. If we say, I'll forgive him, I'll forgive her, but I'll never have any more, nothing to do with them. So nice ba natin ganun din sabihin sa atin ng Diyos? Okay, pinatatawad na kita, pero wala na akong pakialam sa iyo. God forbid. Nice ba natin ang trato natin sa kapwa natin? Shall be, the same will be treated to us by God? Hindi naman po sana. So, forgiving and being forgiven go together. The person who refuses to forgive destroys the bridge over which he must travel. So the only person who can forgive, the only person who can afford not to forgive is the one who will never need any forgiveness. And that is Jesus Christ. Di niya kailan nakapatawaran. He had never sinned. Hindi nagkasala si Kristo, ni kapiraso. Walang kasalanan si Kristo, hindi siya nagkasala. So sabi siguro isa, teka muna, hindi mo ba alam kung gaano sama ang ginawa niya sa akin? Hindi mo lang alam kung gano'ng katinding ginawa niya, kirot, tinulot, magano'ng mang himutok. Sinaktan niya ako ng todo-todo, sinira niya pangalan ko.
andun na po tayo. Winasak niya pagkatao mo. Na parang wala ka na maipakita mukha sa mga tao. Yes, totoo lahat yan. How do we forgive such death? Parang ganito yan. Lord, eto ginawa niya sa akin kasalanan. This is what He did to me. And sobrang sama ng kalooban ko, but I really wanted to forgive, tulad sa labi mo, but this is what He did to me. You take it from me. Ano mo ginawa niya sa akin? Pero ibinibigay ko po sa iyo ang ginawa niyang kasalanan sa akin. Itong pagkakautang niya sa akin, napakatindi. He or they owe it. And I'm handing it to you. Panginoong Diyos, it is now yours. You can choose to do as it what pleases you. It's not mine to collect on anything. Kayo na po ang maningil. If that is the way we would treat those who had wronged us, God would somehow reach down to us and take it from us with His nail priest hand. Para niya nakita ang kamay niya na may marka ng pako. And then when He took that from you, take it from you, death is gone. Wala na yung utang. It's no longer in your hand, kundi nasa kamay na ng Diyos, and siya na bahala na maningil. Kung pwede nga natin magawa yun, mga kapatid, mababuhay ka na ng katahimikan. Hindi ka na makakadama ng guiltness or bitterness, but ibinigay mo na sa kamay. You no longer carry that problem. Ano nyo? Because you have that God's nature of forgiveness. So may nagkasala sa'yo, pero you're trying to hold it back, pati pagpapatawad. Pero ang Panginoon, with His golden, precious blood and the silver, kumbaga, pilak na luha ng Panginoon para sa atin na napakita ng kahabagan, eh, handa naman, kunin yan at siya maging bahala. James 2.13, sapagkat ang paghuhukom ay walang awa doon sa hindi nagpakita ng awa. When you decided not to show mercy, God will not show you mercy. Matthew 5.7, blessed are the merciful, for they shall obtain mercy. Biyayang pinatawad niya tayo, at araw-araw, we ask forgiveness because we sin. And I still need to be forgiven every day. Eh bakit naman di natin pwedeng maparaan ang ating anak na hindi naman nakamamatay ang ginawang kasalanan o ating kabiyak o ating mahal sa buhay, maparaan natin, mapatawad natin. Tulungan tayo ng Diyos na mapakita ng habag sapagat ang Diyos, sabi ng James 2.13, walang awa doon sa hindi nagpapakita ng awa. So, the grace factor, the guilt factor, and the grief factor. Hebrews 12.15, napakaingatan na baka ang sino may di makaabot sa biyaya ng Diyos. Baka kayo bagabagin ng anumang ugat ng kapaitan na sumisibol at dahil dito'y mahawa ang marami. Nakahahawa po masama. Nakahahawa po at nakapapangit ang tao na binabalot ng kapaitan. Kayo at ang mga tao sa paligid nyo are going to be troubled. An unforgiving spirit will do you personal harm. It's not simply what your unforgiveness does to someone. Ang importante, what it does to you. Tayong hindi makapagpakita ng kaawaan, kabagan, papatawad. If you continue to withhold forgiveness to someone, you are committing an emotional suicide. You are filling yourself with bitterness, an acid that will destroy nobody but you. Tulungan tayo ng Diyos na yung acid na ito ng kawalan ng kapatawaran ay maalis sa atin. Practice forgiveness. Hindi po nakakawala ng pagkalalaki. Hindi nakababawas ng pagiging tao. Bagkus nakakabawas ng bigat, pasan, pait, at ang pagpapalaya, ang pagpapatawad. You forgive them for their sake and for Jesus' sake. Alang-alang kay Kristo. And remember, when you forgive, you set two people free. Kayo at yung pinatawad nyo.
sapagkat ang tunay na kapatawaran mula sa puso ay tunay na magpapalaya. Since our hearts are pierced, hurt, when we are offended, our forgiveness must come from the heart. We must learn to sincerely forgive. Of course, kung hindi talaga ng tawad, if you expect to be forgiven, or else, God will use your language. Unforgiveness causes bitterness that spoils relationships. So if we are to live in peace, we must strive to walk in forgiveness. Romans 12:18, kung maaari ayon sa inyong makakaya, magkaroon kayo ng kapayapaan sa lahat ng tao kung magagawa nyo. Kung maaari, live peaceably with all men. This is the challenge. To forgive like God, it must be offered freely. His forgiveness is free. Na ako'y pinatawad niya, wala siyang siningal sa akin. All was given free. Spontaneous. He forgiven me freely. No seeking after revenge. Walang tatablayin ko siya. When God saw that Adam and Eve sinned, God came to the garden and said, Adam, where art thou? It was not a voice of a detective, but a voice of a broken-hearted God. You have sinned. I know. Magbalik loob kayo sa Diyos. Magbalik loob kayo sa akin, wika niya. I'm ready to forgive. Matthew 18:15, kung magkasala ang laban sa iyo, ang iyong kapatid, na pumaroon ka, pumaroon kayo, pakilala mo sa kanyang kasalanan, ikaw at siya, mag-isa. Kung ikaw ay pakinggan niya, nagawa kayo ka sa iyong kapatid. Offer forgiveness freely. Secondly, fully. Peter asked God, Lord, how many times should I forgive? 70? 7 times 7? No, it's 70 times 7. So, ibig sabihin, you should forgive up to 491? No. If Peter had said, Lord, how much will I forgive? 7 times 1,000? He would answer him, more than that. Ang sinasabi natin, forgive fully, it means forgiveness has no limit. Forgive finally. Not only freely, fully, finally. Pag pinatawad nyo, huwag nyo na binabalik-balikan. Huwag kayo maging historical. Do it finally once and for all. Isaiah 43:25, ako nga ay siyang pumapawi ng iyong mga pagkasalangsang. Alang-alang sa akin, hindi ko alalahanin ang iyong mga kasalanan. If God will forgive and forget, why can't we? Yes, God is omniscient. He cannot forget. Pero ninyo, He doesn't lose His memory. Sabi niya, I will remember no more. Hindi ko na aalalahanin. Hindi ko na isusumbat sa iyo. I will not bring them up. I will not use them against you. Pag pinatawad na kita, hindi ko isusumbat sa iyo. Because I freely, fully, finally forgive. And fourthly, forgive forcefully. Hindi kasi natural ang tao ay magpatawad. Our spirit demands justice, gantihan, tablahan. It has been very well said, to err is human, to forgive is divine. So kailangan natin si Kristo, ang Diyos, in order to be forgiven, and you need Jesus in order to forgive. So paano yung mga insulto, yung ayaw magsisi, ayaw talagang tumigil, tuloy pa rin sila sa abuse, lying, cheating. Ano niya, God doesn't forgive without repentance. Pag talaga hindi man namingan ng tawad, it's no use. Sabi ng Diyos, vengeance is mine, Romans 12:19, I will repay. Is sabi niyo sa Diyos, and God will be the one na manihil na kanilang pagkakautang sa iyo. Ang mahalaga, you learn to forgive. On the cross, as they were nailing Him to that cross, si Kristo po, receiving all the insult, all the maltreatment, everything that the world wickedness could offer, while they were nailing Him to the cross, He was praying, Father, forgive them. Forgive them. And if that happens to us, matutunan natin magpatawad. Ano yung mangyayari sa atin? You will have personal emancipation. You will set yourself free. You will have reconciliation. You are going to gain your brother, your loved ones. You will have spiritual jubilation. Napatawad mo siya, nirecognize niyo, namigay siyang tawad, nagkaayos kayo. It's going to be a real revival. It's not just something that is a happy ending, but
a jubilant. The walls, the barrier has been torn down. Nagkaroon ng pagpapanumbalik sa isa't isa. Learn to forgive. The way God forgiven has forgiven us. And may God help us. And may God give you peace. Maraming salamat po. Until next time. God bless us all.